At ang Amerikano naandyan sa atin immediately. You don't need to go around and do a road show. Parang lumalabas kasi poster boy ng Amerikano si BBM. Bakit tayo sumasaliga sa isang bansang naandun across the Atlantic? Yes. Samantalang nandito ang China at pwede naman tayong mag-usap. Kung hindi ka proud sa pagiging Pilipino, isipin mo naman yung bansa mo. Umiikot siya, supposedly for investments. At the same time, umiikot siya para makilala ng tao sino yung Marcos. At sa tingin ko, may effort na roadshow ang Marcos brand. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Wait, sayang yung panahon na ginugugol dyan sa mga ganyan. Kasi kung talagang ironclad ang MDT at ang Amerikano naandyan sa atin immediately, you don't need to go around and do a road show. Parang lumalabas kasi poster boy ng Amerikano si BBM Sa tingin niyo yung tinatahak ngayon ng foreign policy ng ating pamulay? Kasi sabi niya dati na friends to all, enemy to none. Ngayon po, we are very inclined na doon sa taga-west. Mababawi pa ba yan, ma'am? Ano pa yung suggestion niyo po? Tsaka yung mismong kapitbahay natin, parang hindi rin masyadong sumasang-ayon doon sa foreign policy. Alam mo, Admar Carlo, doon sa tanong ni Carlo, mababawi pa ba? Oo naman, dahil you are a nation, di ba? An Asian for Asians. At titingnan natin sa kasalukuyang ikot ng mundo, we are in the Asian century. Kaya yung ebb, yung rise and fall ng nations, katulad nga ng sinabi, no? Siguro tapos na yung American power. Pagdating mo sa Asia, naandyan ang China, naandyan si Russia, si Putin, nanalo na naman ng another term. So kung titingnan mo, babalik uli ako doon sa sinabi ko, tatlo lamang ang geopolitical powers, US, China, and Russia. Ang China at Russia, gusto nila mag-tandem sila against the US. Hindi lang yan bago. Kasi ang US parating pivot ng pivot. Nag-pivot sa Russia noon si Gorbachev at Perestroika ay nakilala natin. Pumunta sila, pabor sila sa Russia. Pinapunta nila ang American consultants, political consultants para tulungan si Yeltsin. Pabor sila doon dahil demokrasya. Noong nag-pivot sila sa China, noong nagkaroon ng Tiananmen Massacre, kasi pinapakita, hindi kayo dapat ganyan, dapat demokrasya. So nag-pivot sila, yung pivot nila sa Asia, doon tayo medyo natamaan kasi yung desisyon ng Senado noong 8th Congress, napakahalaga yun kasi yun yung dantaon na under American bases ang Pilipinas, pero pinabayaan natin, hindi tayo, ha? Yung course of nature, ha? Sumabog ang pinatubo, nagtakbuhan sila. Pinatubo lang yun, ha? Anong nangyari sa atin? Diba, tayo mismo, tayo ang tumayo at ginawa natin ang dapat. Pero ngayon, dahil may EDCA ka na almost 9 sa buong Pilipinas, talaga magnet tayo. Gusto ba natin yun? Paano yung susunod na salinlahi? The next generations will bear the burden of this administration's decision to welcome back bases? Parang maling-mali naman yun. Kasi kung titingnan natin ang ating geography, mas malapit tayo sa China . Kapitbahay nga, di ba? Market nga, di ba? So bakit tayo sumasaliga sa isang bansang naandun across the Atlantic? Yes. Samantalang nandito ang China at pwede naman tayong mag-usap. Alam mo, ang napakahalaga dito, Admar at saka Carlo, yung pag-uusap. Hindi ko alam kung kaya bang tawagan ng Pangulo si President Xi Jinping o through channels. Kasi yung mga ganun, personal yun . Kaya
At ang isa pang napakahalaga, magkakaroon ng eleksyon ng Amerika. Yes. At sa lahat ng surveys ko nakikita, si Trump ang nangunguna. Kasi, si Trump, kasi siguro ma'am, nakumpara siguro ma'am yung pamumuno. Parang kagaya din ngayon, nakumpara yung pamumuno din ng, sa past administration sa ngayon. Kaya yung clamor, parang bumabalik ulit doon. Oo, tama ka doon. Kasi parang si Trump kasi internal eh. Ibabalik mga sundalo, first. Tatapusin niya ang Afghanistan, tatapusin niya yung Kwan, ayaw niyang maging police. Global police. Eh, itong si Biden, gusto niya global police siya. Kung saan may kaguluhan, nandun siya. Eh, umaayos ba yung kaguluhan? Lalo lumalala. Diba? I think a perfect example is Israel and Hamas. How do you resolve that problem? Mahirap. Dahil ang dami nang namatay, kahit mga bata kasama. Sa world opinion, ang US hindi kagustuhan dahil sa nangyari sa yung track record nila sa interference in internal matters. Kasi nga, ang they consider themselves as the global cup. Eh, ngayon tayo alipin sa gigilid ng global cup eh. Napakahirap naman nun kasi parang itinabi mo yung pinaglaban natin at binoto ng Senado ha. The Senate is the treaty ratifying body. Pero sa pag-assume ni President Marcos Jr., kaagad na wala yun. So, at kaagad na open lahat. Anything na kailangan ng Amerikano, let me know. So, parang ako naman, sandali lang, kung hindi ka proud sa pagiging Pilipino, isipin mo naman yung bansa mo. Mm-hmm. Tsaka ma'am, ito bang next biyahe after gumaling ng ating mga pinuno ma'am, mayroong ulit meeting eh, trilateral naman ito sa pagitan ng Japan, US at ng Pilipinas at kabilang din sa magiging topiko doon ay itong sigalot din sa South China Sea. Parang hindi talaga tugma ma'am, naghihimok tayo, nag-iikot ang Pangulo para makakuha ng foreign investment sa Chacha, itong sinasabi economic provisions natin, yet ngayon ito pa yung pag-uusapan. Makakatulong ba ito ma'am or ano? Well, sayang yung panahon na ginugugol dyan sa mga ganyan. Kasi kung talagang ironclad ang MDT at ang Amerikano naandyan sa atin immediately, you don't need to go around and do a road show. Parang lumalabas kasi poster boy ng Amerikano si BBM eh. Kahit saan mo puntahin, he will invariably talk about the South China Sea. So nakita natin yan sa Australia, nakita natin yan sa Germany, nakita natin yan sa Czech Republic. So parang bang sa English, harbinger of Western hope. Medyo napakahirap noon kasi yung panahon mong i-google dyan, i-google mo na lang sa Pilipinas. Ayusin natin ang bansa natin, ayusin natin ang ekonomiya natin, ayusin natin ang issue tungkol sa presyo. At saka, kung okay-okay na tayo, at saka ka mag-isip na una muna siguro ASEAN. Kasi nandito tayo sa Asia eh. Unahin muna natin yan. Kasi 10 bansa yan. At kung makuha natin yung 10 bansa, napakalakas na puwersa para yan maging basehan ng pag-uusap natin with China and even the US. Makikita mo dun sa 10 bansa, halos yung mga originals nagsalita na, Indonesia, Singapore, Malaysia, nagsalita na. Meron namang nakuha ang Pangulo ma'am na pangako na mahigit 4 trilyong piso. Hindi pa ba yun sapat para gumanda ang pamumuhay natin yung mga pledges na yan? Pag ako matutuwa pag totoong pera yan. At ako ang hinihintay ko talaga, okay, binuksan natin ang bansa para sa mga interest ng Amerikano. Ano yun? Libre? Ano yun? Libre na, binabastos pa tayo? Para namang ang baba ng tingin mo sa Pilipino. Oo.
bakit nagawa kaya ng dating administrasyon, hindi naman pala biyahe si ano eh, PRRD. At hindi rin naman, ang lagi nilang sinasabi, nagpapakilala kasi ang ating Pangulo. Dapat pa bang magpakilala ang Pangulo natin? Bakit nagawa ni PRRD noon ito? Kasi ang nangyayari, sa batay sa datos, parang kada isang buwan, isang biyahe abroad. Actually, si PRRD ginawa rin niya ang pag-travel, pero ang punto niya doon sa OFW. Nasa ng mga OFW? Gusto ko silang makita, gusto ko malaman ano ang kanilang estado. Ito, parang yung pag-ikot mo, pinapabango mo yung Marcos, pinapakita sa lahat na this is the son of Ferdinand Marcos. Invariably, may kakabit yun doon sa tinanungan ng Australiana. No? Pero at the same time, kung saan siya sabihin na kung yung lahat na pinuntahan niya, mga kaalyado yun ng Amerikano eh. O wala pa akong nakikita na pinuntahan niya na hindi kaalyado ng mga Amerikano. Tsaka ma'am, meron po ba kayong pag-aaral ma'am kung yung average na taon bago ma-realize yung mga pledges na yan, yung mga na-attract na mga pangako ng isang administrasyon? Oy, nakita naman natin, di ba, sa kay Presidente Arroyo, makita mo yun kasi American at ano eh, China. Mm. American dahil kaklase siya ni Clinton. President Clinton. Mm-hmm. China dahil very close siya dun sa mga, di ba, yung mga karamihang naging issue na mga tren at saka telco, mga inchiki. Tama. Yun. So, makikita mo pareho niyang pinaglalaro. Mm. Pagdating po kay President Aquino ang China, kaya dahil dyan sa ruling. So, nandyan na yung ruling, okay ang ruling, meron tayong panlaban, pero hindi naman nire-recognize itong kabila. So, kung hindi nire-recognize, pupunta ka rin dun sa lamesa ng negotiation. Hmm. Alin ba dito ang hindi mo rin-recognize? Alin ba dito ang ang dapat mong i-recognize? Ano yung minimum ko? Hmm. Tapos, pagdating kay Presidente Duterte, si Presidente Duterte, alam mo, kaya yan kailangan umikot dahil hindi siya kilala. Hmm. Never siyang national position. Hmm. So, technically, lahat ng sa diplomatic corps, na yung mga ambassadors na nandito sa Pilipinas, tinatanong, who is he? What is his track record? Okay. Nung sumalta naman siya dun sa ASEAN, na unang punta niya, this is a different person. Diba? O sa Amerika. In fact, may mga investors na Amerikano pumasok dito. Yun lang sinabi niya, sa usapin political, sandali lang Amerikano. Sa usapin economic, sige, you are all welcome here. Mm. I think he was the first, nung nagkaroon tayo ng pangailangan sa gasoline, sa oil, I think lumapit pa siya sa Russia. Russia, tama. So this is a guy who doesn't have to monthly go on a trip, but able to call. Oh, tama. Ayun tama, yung tama. Yun yung trick. Eh. Can I leave the phone and call this leader? And can the leader take the call? Or do I have to go through channels? And that is essentially diplomacy. Mm. If you can call the leader and say, you know, I have a problem, can you help me? Yun, hindi ko nakikita dito sa kasalukuyan. Umiikot siya, supposedly for investments, at the same time, umiikot siya para makilala ng tao sino yung Marcos, at sa tingin ko, may effort na roadshow ang Marcos brand. Mm-hmm. Pero ma'am, ang... Kasi, bakit mag-international interviews. Mm. Mm-mm. Pero Mamalu, ang isa pa dito, habang abala sa ibang bansa ang pangulo, kung wala man siya dito,
needed din na mag-step up yung kanyang mga opisyal. Parang yung iba pa nga siguro hindi pa masyadong kilala ng taong bayan. Siguro kilala lang ka dahil na nababasa na napapanood nila sa no, pero yung ramdam yung serbisyo parang hindi. No, kung pagbabasihan mo yung exempt na natin si VP Sara kasi nangunguna yan. Pero iba kasi yung dati. Ang dati na nakakatulong sa pagpapabango ng Duterte administration, nandyan yung sa DPWH, nandyan yung sa DOTR, nandyan yung sa pambansang pulisya din natin na nakakatulong para ma-maintain yung peace and order, nandun pa yung mahigpit na pagpapatupad dun sa DNR na meron talagang balls para maipatupad yung mga rehabilitation. Parang sa ngayon ata, walang ganon. Masikat pa yata yung speaker na naging cabinet secretary sa lahat ng mga ahensya. Oo, alam mo, Admar, yun nakakalungkot kasi yung dating administrasyon, may mga sariling sipa yung mga kabinete. Nag-a-agree sila sa yung pangmalakihang plano tapos yung execution ng specific plans nandun sa mga nabanggit mong mga kalihim. Ang pangalawang rason, dahil sumasama rin sa kanya. So, kung ang kalahati ng kabinete mo, kasama mo, sino ang magmamando sa departamento? At pangatlo, kung takot ang mga departamentong gumalaw, dahil baka mayroong magsabi, hindi mo yan kailangan gawin, hindi yan, akin yan. May problema ka rin doon. Kasi ngayon nakikita ko yung bureaucracy para naghihintayan. At medyo takot ang paggalaw dahil nga, alam nilang may nangingialam sa day-to-day operations. So, yun, napakahirap. Pang-apat, meron kang isang speaker na talagang nag-overreach. What do you mean by overreach? You're representing the legislative branch, interdependent, co-equal. But if you are doing already the job of the president, then there is something wrong there. Cannot the president delegate those things to his cabinet secretaries? So makikita mo may blurring of the lines ng executive at legislative in so far as the House of Representatives is concerned. Sa Senado, klarado, we legislate, we enact measures, we do not implement. Kaya nagkakaroon ng banggaan at doon lumalabas yung interest ng pamilya. Dati kasi wala naman tayong speaker at president na ganyang ka-close na first degree, second degree of consanguinity. Dati very clear na pag magkarelasyon kayo, may conflict of interest, somebody has to either withdraw from it or mag-i-issue ka ng conflict of interest clause na ako ay pinsan nito, first cousin. So wala yung mga ganun . So makikita mo when you start talking of ethical standards and ethical norms, itong administrasyon na ito wala. Ang meron lang, ma'am, kapal ng mukha. Well, I guess that's the reverse of it, 'di ba? At saka talagang makikita mo pag sinabi ng hindi, gusto ko ikaw wala. Wala. Talagang makikita mo yung naked use of power. Whether merong provision na binayulate, hindi, basta wala ka ng prangkisa. How can you do that? Yeah. Ma'am, yes, may tanong lang po, ma'am. How can we convince this government po, ma'am, na yung sinabi nyo kanina maganda po yung internal, marami po tayong problema dito sa loob, ma'am. So how can we convince this government, the president, kung you are given a chance po? Well, ako, klarado . Meron tayong La Nina, di ba? El Nino rather. Magkakaroon tayo ng El Nino. Water will be very hard to conserve and to have. Meron tayong pag-aani, di ba? Yung pag-aani na yan, may kwansa supply
and demand ng ating pagkain. Meron panukala tungkol sa pagtataas ng minimum wage. Uh-huh. Ito mga basic. So kung naayos mo yung trabaho, naayos mo yung pagkain, naayos mo yung kalusugan, at ito'y nararamdaman, hindi lang proclamation, ha? Hindi lamang nasa papel, then sige, pumunta ka abroad. Sige, bisitahin mo yung mga OFW. Mm. Yung rason mo, any sitting president will have to go abroad because of the large numbers of OFW. Now, ano ba ang programa mo sa reintegration? Ano ba ang programa mo sa mga OFWs na matatanda na gustong bumalik? Diba, wala tayong naririnig na ganun. Mm. So, samantalang ang OFW ang isa sa drivers ng ating ekonomiya by the remittances. So, tapos ang ginagawa lamang, hindi, makikipagkita kami, pero mapupush yung mga organizers na magdala ka dito ng tao para may papalakpak sa amin. Parang, hindi naman tama yun. Maganda sana kung ang sinasabi niya, o itong mga batas na ito na pirmahan na namin, o itong mga reintegration plan na ayos na namin. Wala namang ganung sinasabi eh. Ang sinasabi pa rin, yung issue sa South China Sea, yung issue sa saligang batas, di ba? So yung basic, yung politics of the stomach, yun ang kailangang maipresenta at maramdaman ng tao. Mm-hmm. Siguro ma'am, ano na lang po ang mensahe at paalala ninyo sa taong bayan? Mm-hmm. Kasi baka ang nangyayari ay tinatabunan lang ng mga paninira at issue at propaganda like kagaya dito against sa SMNI, against kay Pastor Apollo, against dito sa mga Duterte sa tunay na issue. Tunay talaga na mas may national concern kumbaga, no? Like kagaya dito sa Chacha na pwedeng samantalahin itong mga issue dyan sa West Philippine Sea at marami pang mga issue like kagaya dyan sa dapat maisulong na tanggalin na yung liquidation by certification, ibalik yung sa ano talaga yung resibo talaga ang ipapakita, kasi pag private sector hahanapan ng resibo, kung hindi tama yung pagbabayad ng buwis, tutugisin. Wala bang tumutugis doon sa mga nagwaldas ng pera ng taong bayan? Wala pa tayong masyadong naririnig niyan, ma'am. Ano na lang po yung paalala ninyo sa taong bayan, ma'am? Sa mga nakikinig at nanonood dito sa palatuntunang ito, napakahalaga po na maintindihan niyo yung mga issues. Hindi po lahat na nasa social media ay totoo. Hmm. Lalong-lalo na ang isang effort na sirain ang mga kritiko ng administrasyon na ginagamit ang taxpayer na pondo, no? Hindi po lahat 'yan ay katotohanan, at lahat po na kritiko, hindi naman po kritiko lang ng administrasyon, kritiko rin ng programa ng administrasyon. Hindi po kami namimersonal. Ang amin lamang, ang gusto natin, maiayos ang bansa para sa susunod na henerasyon, hindi na natin problema ang NPA, CPP, NDF, hindi na ho natin problema ang utang sa ng pamahalaan, hindi na ho natin problema ang magkadaming ayuda na ang kailangan trabaho, na hindi na po natin problema na walang oportunidad dahil may mga investors na tumataya sa Pilipinas. Tayo po ay malakas, tayo po ay nasa gitna ng Asia. Marami pong strengths ang Pilipinas, pero kuminsan po nawawala yan dahil nagkakaroon ho ng problema ang pinuno at ang administrasyon ng namumuno. Habaan po natin ang pasensya, magsalita po tayo, makinig, yung to act on ano ba dapat ang mangyari sa ating bansa. Hindi lamang po tayo botante ng isang panahon. Tayo po ay citizens ng ating bansa. Tayo po ay Pilipino. So, tingnan po natin ang nararapat sa ating bayan para maging matiwasay tayo at matatag sa susunod na
salinlahi.